Narito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problemang inyong inudulog. Tunutukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Lunes, August 20, 2012. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Mga kaibigan, marami na tayong nababalitaan na awayan o gulong hatid ng hindi pagkakaunawaan sa pera. Merong mga magkakamag-anakan ang nasisira dahil sa pera at ang malala, mayroong pinapatay dahil sa pera. Yan ang isa sa tinitignan na dahilan ng pagpastang sa isa nating kababayan, Johnson Nueva Ecija. Alamin natin ang kanyang kwento sa report na ito ni Irene Quintana. Dakong alas 5:30 ng hapon ng July 30, 2012 ay nagpaalam si Pelagio Ramos sa kanyang inang si Agustina Ramos na pupunta siya sa isang kliyente nagpapagawa ng bahay sa kanya. Iyon na pala ang huling beses na makikita ni Aling Agustina na buhay ang kanyang anak. Ayon kay Edgar Samane, kaanak ng biktima, si Pelagio ay panganay sa limang magkakapatid. Siya ay 46 na taong gulang na ngunit wala pa rin sariling pamilya at nakatira sa kanyang mga magulang sa General Natividad Nueva Ecija. Si Pelagio ay dating foreman sa Qatar at may isang taon nang nakauwi sa bansa. Tumatanggap na lang ito ng mga sideline para kumita. Kwento pa ni Edgar, mabait si Pelagio at hindi mahilig sa away. Ngunit mahilig itong makipag-inuman. July 31, bandang alas 2 ng madaling araw, ay natagpuan si Pelagio na wala ng buhay, hubot-hubad at duguan sa isang talahiban sa pagitan ng barangay Malasin at barangay Magsampalok sa General Natividad Nueva Ecija. Batay sa autopsy report sa biktima, nagtamo ito ng matitinding tama ng matigas na bagay sa kanyang ulo at mga tuhod. Nabasag ang bungo nito na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang masaklap dito, kwento ni Edgar, hanggang ngayon ay hindi pa napapablatter ang nangyaring krimen. Nung kami mag-iba-blatter sana namin yung record na galing ng barangay Magsampalok, ay hindi naman nila tinanggap. Ay sabi nga nila, wala daw po silang testigo at wala rin po daw na sapat na ebidensya, batayan, hindi daw po batayan yung nasa barangay na yung statement ng mga taong nagsasalaysa doon sa mga inibistagahan, hindi daw sapat yun na gawa ng kaso. Bagamat may isang taong pinaghihinalaan ang mga kaanak ng biktima na nasa likod ng pagpaslang kay Pelagio, ay wala silang magawa. Dahil hindi anila pinapansin ng pulisya ng General Natividad sa Nueva Ecija ang nangyaring krimen. Sa pulis, nasa bayan ng General Natividad, binabaliwala rin po yung mga problemang yun na sana asikasuhin po nila yung itong problema na to. Sana itulungan nyo kami at wala kaming sapat na kakayanan na iayos itong problema na to, kundi kayo ang amin pong katuwang na sana'y malutas yung problema na ito. Sigaw na mga kaanak ng biktima, maumpisahan na ang investigasyon at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Pelagio. Iningi ko lang din po ay yung katarungan na sana lumabas yung katotohanan. Sana magkaroon ng hustisya at kasagutan ng kanyang pagkamatay. Na yung mga tao na yan, sana lumantad sila. Ako sa Irene Quintana, ang inyong Koresponde. Sa pagbabalik ng Responde, malalaman natin ang tugon dito ng Philippine National Police. Tutok naman.